We are back again guys, ang ingay dito. Okay na. So ngayon kalaban namin Laos. Kailangan naka-uniform pa. Burn. Dali na, isa lang tol. Hold up. Dali, may salita. Hold up, hold up. Hold up. Ah, guys, kailangan namin mag-PS. Wala pa akong ligo. Nagmamadali kasi kami. Kasi ano, si Daniel. Talikin sa lahat ako ni Chicks eh. Hi guys, lahat namin. Hindi pa ito nalalabahan. Papag-giveaway ko ito pagkatapos ng game namin. Kapatos! Yung kapatos na kayo dala. Papabango muna ako. Wala talaga ako ligo eh. Papatalo tayo na ito pagkami. So guys, sakit na kami. Kita-kita tayo doon sa taas. Ipak muna kami ng vape. And from Happy Feet Embers, we vote Mark, Aaron, and Puyo. Burn now! Burn Sarmiento! Yeah, auto alarm bomb. Right? Yes, iniiwan mo lang eh. But yeah, on the other side though, we have the Eagles picking up a Cho and Well, nakita ko rin siya sa ano eh, sa mga ibang tournament, which is international tournament. Effective din talaga yung ano, yung zest dito. Ladies and gentlemen, here we go. Game 1 between Happy Feet Emperors and Laos Playbook Esports. Here we go. Lastly engaging early on against Doggy and Vern. Pang-counter sa export para mawala agad yung kanya. Armor. Here we go. Lastly, with the bouncing ball to disengage. Rio papasok with that dash. Pero mukhang skirmish lang ito mga kaibigan. Lastly, way too low. But up top, let's look at this right now. Renej using Lasting Sanity as defense mechanism para makataas kay Exhort at Ibimo. Check it out. Exhort right now, level 4. Mm-hmm. Medyo maganda ang tingin ng EXP on the side of the Eagles. Kasi mas marami na sa level 4. But here's Kiloas taking so much damage from Daniel. Point blank. Binabarel. Bria! Ako, pati hindi mo na kayo na-expect na nandun ka agad yung carry. However, a little bit of skirmishes here. Bimo might go down with a flicker out. Safe na safe ka agad siya. Hive clones. Perfect execution by Aaron, just removing this opportunity or para itarap lang din siya sa loob ng Nightmaric spawn. So Nightmaric spawn perfectly placed as well, and also with a nice arrival here from Burns, trying to stop Kiluwars to dish out damage on this tier 1 turret. Here we go in the mid though. Zaman Force has been committed already by Ryo to defend against 3 heroes, and he is successful. That mask, so he's able to move around the map much more faster. But lastly, being used with the DJ, that's the Divine Judgment. At mukhang magsusurvive si Lasty, pero tatapusin ni Daniel. That's gonna go towards his Bounty Hunter getting that kill. And here we go, 1v1 up top. Kilowash versus Renej. By the looks of it, here we go. Kilowash potentially seeing a 3-man gank dashing out. Ang ganda talaga ng flicker kay Masha, given that she has that Thunderclap to close gaps. Off screen, ladies and gentlemen, down below, Ryo taking out Aaron. And here's a big team fight. Last Insanity in the middle of 4 members. Mo tatakbo na si Renej. But they are underneath their own tower. So medyo lugi dito ang yung ADCP. Yeah, indeed. But then again, they are gonna take some damage here, and they are going to lose Bimo alongside Renej. It's a 2-for-1 trade. Game 1 against a team like this, it's ridiculous, but Doggy taking so much damage from Exhort. He is gonna go down. Zaman Force being committed right here underneath the turret, charging up that Numenon Blast. It gets cancelled. Bimo with the way of the Dragon. Mukhang babagsak dito si Daniel. He needs to back out of here kasi medyo malaki ang range ni Ryo. Last Insanity sa gitna ng tatlo, at mukhang hindi pa enough para patayin si Lasty, at mukhang magbaback out na dito. They'll take that kill. Doggy is good enough. Ooh, Kiloash taking so much damage. Point blank once again from Daniel. He gets the kill. Pero sa kita naman, mukhang bumabawi dito ang Eagles. It looks like Lasty is going to use that ball to defend. And here comes Ryo. Zaman Force, sulit na sulit, ladies and gentlemen.
Vern here trapped between three members alongside Doggy. Is there enough damage to finish off the left people? Oh my god, Bimo looking really low. Daniel gets the kill. Doggy binawian ni Rio. Rio going down. Daniel gets the kill. Sobrang farm data ng Granger natin dito. Wow. He gets a triple kill. Down goes the ball. Exhort waiting. Kaya ba ni Exhort to? Tingin ko mahihirapan siya since mayroon Nightmare Expon doon. Ang ganda! And here we go. He's trying to defend. Uy, and he gets yun. One member into that way of the dragon. This is a 2v4 situation, ladies and gentlemen. And this is going to be lastly looking really low. Taken out by Aaron, ladies and gentlemen. Bimo just barely alive. Rio taken out Aaron. Medyo bawe. 1-4-1 trade. Rio using his Diamond Force already. Lord comes up at 8 minutes. So if you do it 2 minutes in with a close match like this, pwede yun. Here comes last. Hitting nothing but air alongside Kilowash up top. Panoorin natin siya. More on objective. Pero surprise, surprise! Mayroong apat na nandun pero nabuhay pa rin si Vern. Again, with this bulwark, enough na yung para ma-survive yung damage ng LPE. But are they ready for this Lord marching into the middle lane? Doggy, punong-punong pa rin yung HP niya. Pero naghahanap siya ng main target. Tapos si Daniel naman sa backline. Sa gilid rather, binabackout niya lang si Lasty. Sisigurado niya na wala silang mauhuli. But the damage. Yep, this is like the end for the Eagles, and that is a quick take of that core straight through mid by Happy Feet Emperors. At magbabalik na naman tayo dito sa The Nationals. Kasama niyo pa rin ako si Lai Cabrera, ang inyong courtside reporter. At ang katabi ko naman ngayon ay si Coach Doggy. Lahat kami nag-overthink ng quarter namin. Nag-overthink kami, tayo lang sa drop, hindi na kami makapag-drop. Walang insecurity. So, na-drop namin ng maayos, kaso walang stick. Ngayon, grabe namin na stick kami sa nagawain namin palagi. Yung lagi namin ginagawa. So, yun. Sa team ko, nagkatiwala ko sila sa akin kasi nga ako. Nawala sila sa akin nagtiwala dahil sa drop ko. Ang comfortable. Kasi yung drop ko maganda naman. Hindi lang namin na-expect. So, parang hindi ko sinisisi sa kanila. So, yung sinasabi ko na, at ang draft natin, hindi natin na-expect. So, hindi na mali sa akin, malitin sa lahat ng namin. Tapos ngayon, naisip ko na mali ko din pala yung dahapon. Masyado ko nag-overthink sa lahat. So, ngayon, siniplihan ko na lang lahat ng draft namin. Tapos, pag na-expect ko sa lahat. Parang maganda niyan, kasi ikaw rin mismo, parang mukhang umamit kung kailan na rin siya. Ngayon, paano ba yung proseso ng pag-manage ng isang team, pag-coach isang team? I mean, kasi yung mga bata, may hirap na rin. May coach pag-draft niya. Guys, nagbibilata na yung anak ko! Dalina! May pakilala mo sa akin, ha? Oh! Mababa ka dito! May mababa ka dito, Bernard! Bernard, bumaba ka dito ngayon din! Ngayon din! Ano ba naman yan? Yan. Ibang klase talaga si Papa Bern. Ibang klase, man. Oh, Bern! Ano plano natin dyan, Bern? Ano plano natin dyan? Maligo ako, eh. Maligo ka? Baba muna ako, Pastor. Baba muna ako. Maligo ka nga ng mga bilisan! Wala, short.
Kapag ka-take away, may magbaman ako. Ano ba yun? Ano ba yun? Sana all, hindi alam. Pero yeah, guys, interviewin natin. Taas ang kamay, sinadyan si Ate Lady Eureka. Galing ka, nag-bulak-bulkano. Bulak-bul pa si ate, oh. Wait, bulak-bulkano. Guys, binisita si Vern kasi syempre total support. Sure ko, na-pressure din si Ate Lady Eureka dun sa laban namin 30 minutes. Ibang klase, napakatagal. Pero ibang klase na si Vernel, man. Ano? Ano ba idol? Guys, may rules kami sa bootcamp. Pero ay, kay Burn okay, kay Arik pag na. Ay, bawal mo pa. Ano na? Na. Kanta. Magpa-practice pa kami. Talo kami sa Laos. Pero yeah, maganda namin na CD. So kaya kailangan talaga namin na support. So kaya pumunta dito yung girlfriend na pang supportan lang. Matanggal yung pressure. Change your mind. So, yeah guys, yun lang. Niyaw? Okay, so guys, that is it. Peace!